Hello guys, welcome ulit sa akin channel. In today's video, gagawa lang ako ng bibigyan ko lang kayo ng review. Ito yung Catedal Ready to White. Ito. So, first time ko gumamit ng Catedal, guys, kasi sinabi sa akin nung bumili ako sa Mercury nito dati kasi matagal na siya sa akin. Siguro month na kasi hindi ko na siya naubos tapos ni-restart ko naman siya kasi nga yun nga. Sasabihin ko sa inyo kung anong dahilan ko bakit ko siya in-stop nung nakaraan. So, ito bili ko sa kanya 79 pesos or 99, hindi ko na siya tanda, pero yun na sabi sa akin sa Mercury doon na nakakaputi daw siya, instant white daw yung puti, kaya binili ko siya. So, ito kanyang claim: whitening, brightening, moisturizing, and pore tightening. So, subo ko na sa kanya yung whitening, brightening, and moisturizing. Pero yung pore tightening, guys, hindi ko masabi kung effective ba siya sa akin. Kasi, kumbaga, hindi ko siya nagiging problema yung pore tightening. Kasi, wala ako masyadong pores. Kukunti lang at di mo siya masyadong makita. Kasi, siguro sa mga nagagamit ko na rin na product, kaya hindi na sila masyadong nagpaparamdam sa akin. So, ayun, White Boosting Cream Skin Whitening Miracle. So, ayun ang masasabi ko dito at miracle nga yung kanyang puti kasi ang bilis niya pumuti. Alam mo yung pag nag-apply ka ng product, nandiyan agad yung result. Instant result siya. Para siyang isang product na natry ko dati, yung Sol ba yun? My Sol. Yung para siya yung Korea. Yung Korea, yung White Sol ba yun? 11 pesos yun sa Watson. So, parang ganun siya yung instant niya. Instant white din siya. At kinagamit siya ng umaga at kagabi. Yun, kaya tinigil ko siya, guys, nung gumamit ako nito. Kasi nagkaroon ako ng pimples sa kanya. Talaga sunod-sunod yung pimples ko. Nung time na yun, ito pa yung gamit ko. Ito yung Catedal kasi wala pa ako na-try na product. Nung time na yun, ito talagang ginamit ko. Kaya nagkaroon ako sa kanya ng pimples. Hindi maganda yung naging kinalabasan sa akin. Nagkaroon ako sa kanya. Tapos, yun, hindi ko gusto. Kasi namamaga yung mga pimples ko dyan. Although kahit hindi ko na siya ginagamit ngayon, nagkakaroon pa rin ako ng pimples. Pero ito, pinarami niya yung pimples ko. Pero pagdating guys sa whitening, nakakaputi siya. Kasi nagulat ako sa kanya. Kasi nung pag-apply ko sa kanya sa mukha, sabi, wala, nagpumuti agad. So, itatry ko sa aking dito kamay. Yan. Tapos, before and after ko siya sa kabilang kamay. Instant white kasi siya. Ayan. Tingnan natin. So, ayun. Tapos, ito yung wala. Ayan. Di ba malaki yung pagbabago? Kasi ito puti. Meron siyang cream. Ito naman wala. So, pumuti instant white yung kanyang result. At mabilis lang naman talaga siya. Mabilis din siya i-blend. Mabilis siya mag-set. At nakaka-moisturize siya ng skin. Itong gamit ko ngayon, ni-restart ko siya ngayon kasi nahihinayang ako sa product. Nahihinayang ako kung di maubos kasi ang mahal-mahal pa naman sa Shea. Tapos ang mahal-mahal, diba? Nagulat din ako sa presyo niya na sa Shea lang pero ang mahal niya halagang 79 pesos or 99 pa yan. Mahal siya para sa akin. Pero syempre, kahit okay na yun, kahit konti lang ilalagay niyo sa mukha niyo, nakukover naman niya lahat ng face mo ng whitening. So, ayun. Pero, pag nagilamos ka, nawawala na yung whitening para pag-apply mo lang talaga ng cream, may whitening talaga effects sa kanya. So, nakaka-moisturize sa akin, guys, at nakaka-brightening naman talaga siya sa akin mukha. Kasi, yun, nakikita ko sa kanya, wala na masyadong gaspang yung akin mukha. Tapos maganda siya, guys, for everyday makeup kasi hindi mo na kailangan ng ibang cream kundi yung katulad ng BB cream, foundation. So hindi mo na kailangan kasi meron siyang instant white sa face mo, meron ka ng cream na ko-cover niya na yung mga konting ano mo. Ay, hindi niya nakakover yung mga konting dark spot ko, yung mga ano ko, iba-iba dyan. Basta pinaputi lang niya pero wala siyang coverage sa akin. Pero yung pinaputi niya lang talaga yung mukha ko. So, okay siya for everyday use kasi hindi ka hassle na maglalagay ng ibang cream kundi ito lang talagang ang malalagay mo sa kanya. Tapos, yung kanyang amoy. Yun. Yung amoy niya parang amoy gamot. Parang matapang yung kanyang cream. Pero, wala naman sa akin yung sa amoy. Hindi naman ako re-rely sa amoy. Nag-re-rely talaga ako sa cream kung effective siya sa akin o yung magiging hiyan siya sa akin. So, hindi lang ako masyadong hiyan sa kanya kasi nagkaroon ako ng pimples. Kaya ako siya na-restart ulit kasi sayang yung product. Mal-mal pa naman. Kaya, inubos ko na lang siya. So, ayun lang guys for this
video. And thank you for watching. And see you again in my next one. Sana nag-enjoy kayo sa video ko. Short video lang ito ginabago ko, guys. Kasi nagmamadali din ako. Binigyan ko lang kayo ng konting review sa product na ito. So, ayun na, guys. See you on my next one. Bye!